Diocesano SVD. Tumayo ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Papuri sa'yo, O Espiritu. Diwa namin ay bukawin mo. Pagpalapin puso namin sa katotohanan ay akitin. Liwanag ka sa aming karimlan, puso namin iyong tahanan. Katarungan kalayaan. Tayo ngayon ay natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng paglukob ng Espiritu Santo sa mga apostol at sa ating simbahan. Sa diwang ito, dumulog muna tayo sa ating Panginoon, aminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo mula ngayon hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kasadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pasikatin mo sa amin ang iyong kariktan at panatilihin mo sa aming loobin ang kaliwanagan ng Espiritu Santo na sa amin ay muling nagsilang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar, at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Partia, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea, at sa Cappadocia, sa Ponto, at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto, at sa mga saklaw ng Libya, nang sakop ng Sirene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa atin-ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw, Poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Thank you.
Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan. Habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ninuman Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritung nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan ng may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Manatiling nakaupo para sa awit tungkol sa mabuting balita. Sa ini kapit
Espiritu anina. Tugunin aming luho, kami bigyang malugod ng iyong pitong pano. Espiritu anina. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggoding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila, sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga, ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang mga Hudyo ay may tinatawag na Pilgrimage Festival o ang mga kapistahan ng paglalakbay. Ito ay tatlo. The Feast of the Passover, the Feast of Tabernacles, and the Feast of the Pentecost. Ang kapistahan ng Passover o ang Paskwa, katulad ng pagkakaalam natin, ito ay ang paggunita sa pagkakaligtas ng bayang Israel ng mga Hudyo sa kamay ng mga Ehipsyo. Noong dumaan ang anghel at nailigtas ang mga panganay ng mga Hudyo. Ito namang Feast of Tabernacles, ito ay 7-day celebration, 7-day holiday. Ito naman ay ang paggunita sa kanilang 40 taong paglalakbay bilang isang bayan sa disyerto pagkatapos nilang mapalaya sa Ehipto. Medyo konektado din ito sa harvest season. Noong si Kristo ay nabubuhay pa, siya ay kasama din. Dumalo rin ito sa mga pagdiriwang na mga ganito. Katulad ng ating nabasa at napakinggan sa
Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 2, kung saan si Jesus kasama ng kanyang pamilya ay nagpunta sa Jerusalem upang makiisa sa mga kapistahang ito. At sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 7, atin ring mapapakinggan o napakinggan na si Jesus ay nandoon sa Jerusalem sa kapistahan ng Tabernakulo. So bilang isang mabuting Hudyo, si Jesus ay sumusunod sa mga ipinag-uutos na tuwing kapistahan o tuwing pinagdiriwang itong Pilgrimage Festival, ang mga Hudyo, lalong-lalo na yung mga naninirahan malapit sa Jerusalem, ay obligadong pumunta sa Jerusalem upang makiisa sa mga kapistahan ito. Kaya nga ang pista ng Paskwa, ang pista ng Tabernakulo, ang pista ng Pentecost, ito ay punong-puno ng mga tao mula sa iba't ibang bansa, mula sa iba't ibang bayan na malapit o kalapit ng Jerusalem. Ngayon, bilang mga Kristiyano ay pinagdiriwang din natin ang kapistahan ng Pentecost. Pero originally, ang Pentecost na ito ay kasama sa mga kapistahan ng mga Hudyo, kung saan ito naman ay ang kapistahan ng pag-aalay ng mga unang bunga ng kanilang bukid. Yan yung unang dahilan, ang pag-aalay ng mga unang prutas, unang bunga ng kanilang mga pinaghirapan sa kanilang bukid. Isa pang dahilan ng feast o ng kapistahan ng Pentecostes, ito naman yung paggunita sa pagbibigay ni Yahweh ng 10 utos kay Moises upang sundin ng mga Hudyo. Pero sa ating mga Katoliko, ginugunita natin ang kapistahan ng Pentecostes o ginagawa natin ang kapistahan ng Pentecostes bilang paggunita sa paglukob ng Espiritu Santo sa mga apostol. At ang sabi ng iba, bilang birthday ng ating inang simbahan. Kung kaya nga makikita natin ito, sa unang pagbasa, napakinggan natin ang mga nabanggit kung saan ang Espiritu Santo sa diwa ng dilang, sa anyo ng dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkalob sa kanila ng Espiritu Santo. Sa ganitong diwa, nararapat lamang na ipadala ng Espiritu Santo, ng Diyos ang Espiritu Santo sa kanyang simbahan sa araw ng Pentecostes bilang unang bunga ng bagong tipan. Kung ang mga Hudyo, ang Pentecostes ay pag-aalay ng bunga ng kanilang bukid, unang bunga ng kanilang bukid, sa ating mga Katoliko, ang Pentecostes ay ang paggunita sa unang bunga ng bagong tipan. At yan ay ang paglukob ng Espiritu Santo sa kanyang mga sa mga apostoles. Pangalawang dahilan ng Feast of Pentecost, ito ay ang pag-alaala sa pagbibigay ni Yahweh ng batas kay Moises ng 10 utos. Sa ganitong diwa rin ay nararapat lamang na ipadala ng Diyos ang Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes upang ipakita na ang Espiritu Santo, ang bigkis ng pagkakaisa sa Ama at Anak ay siyang magiging bagong batas ng pagkakaisa sa mga Kristiyano. Katulad ng binanggit ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, sapagkat si Kristo, tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, ay iisa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa isang Espiritu Santo upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Sumula sa 10 utos ng Diyos na ibinigay ni Yahweh kay Moises, ito naman ang paglukob ng Espiritu Santo, ang bagong batas ng pagkakaisa ng simbahan at ng mga Kristiyano. Sa madaling salita, pinagkaisa ng Espiritu Santo ang mga apostol at ang mga Hudyo na nanduroon nung dumating lumukob ang Espiritu Santo upang ipalaganap ang mabuting balita. Ang mga apostol at ang iba pang mga disipulo, matapos na si Jesus ay mamatay sa krus, ay nagkawatak-watak. Subalit sa pamamagitan ng Espiritu Santo, silang lahat ay pinagkaisa upang sundin ang isang layunin, ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Tayong lahat ay nakinabang sa tawag ng pagkakaisang ito ng ating simbahan.
Ang ating simbahan, inabot ang kanyang kamay sa bawat isa sa atin at tayo'y dinala upang maging miyembro ng iisang pamilya, ng iisang simbahan. At ang hamon sa ating lahat ngayong kapistahan ng Pentecostes, tayo naman ang siyang magiging simbolo ng pagkakaisa. Ang sabi ni Pope Francis, ang pagkakaisa ay hindi pagkakapare-parehas. Bagkos ito ay ang pagtutugma ng pagkakaiba ng biyayang handog ng Espiritu Santo. Unity is not a political term. It is not a political agenda. Ang pagkakaisa ay isang biyaya na nagmumula sa Espiritu Santo. Bakit? Sapagkat kapag ang pagkakaisa ay napunta sa maling kamay, ito'y maaaring gamitin upang pigilin, upang apakan ang karapatan ng bawat isa. Dahil sasabihin, magkaisa na tayo, huwag ka nang maingay, tumahimik ka na lang. Ang pagkakaisa, kapag hindi naintindihan ng tama, ay maaaring gamitin upang patahimikin ang mga boses ng mga taong nais magsalita ng katotohanan. Ang pagkakaisa, kapag napunta sa maling kamay ng mga taong mali ang pagkakaintindi sa diwa ng pagkakaisa, ay maaaring gamitin upang apakan ang karapatan ng bawat isa sa atin. Kaya nga sabi ni Pope Francis, ang pagkakaisa ay hindi pagkakapare-parehas. Hindi ibig sabihin ng pagkakaisa, pare-parehas na tayo ng opinyon. Hindi ibig sabihin ng pagkakaisa, ito na lang tayo, uniform na lang tayo. Hindi. Ang pagkakaisa ay ang pagtutugma ng pagkakaiba upang maabot ang iisang layunin, ang pagpapalaganap ng mabuting balita. Bilang mga miyembro ng ating simbahan, tayo ay tinatawagan na samantalahin ang pagkakaisang ito, na ipalaganap ang pagkakaisang ito sa bawat isa, lalong-lalo na ngayong darating na linggong ito sa kapistahan ng Pentecostes ng paglukob ng Espiritu Santo. Ipanalangin natin na sana tayo mismo ang tumanggal ng mga balakid. Balakid ng pagkakaisa tulad ng takot, hindi pagkakaintindihan, inggit, selos at iba pa, mga sama ng loob sa bawat isa. Totoong ang Espiritu Santo ay gumagabay sa ating simbahan. Higit 2,000 taon na ang nakalipas nang lumukob ang Espiritu Santo sa mga apostoles. Subalit hanggang ngayon, ang simbahan ay matibay at matatag na nagpapalaganap ng mabuting balita. Sa katunayan na lamang nito yung ginagawa nating Synod of Synodality, kung saan pinapakinggan ang boses, ang pagkakaiba ng mga boses mula sa mga basic ecclesial community, mga sambayan ng Kristiyano, hanggang sa mga parokya, hanggang sa mga bikaryato, hanggang sa mga dioceses, hanggang sa ito ay makarating sa Santo Papa upang pag-usapan muli kung ano na ang nangyayari sa ating inang simbahan. At nandito nakikita natin ang paggabay, ang paglukob, ang kamay ng Espiritu Santo sa ating inang simbahan. So mga kapatid, sa pagtanggap natin ng banal na komunyon ngayong misang ito, ipanalangin natin na sana'y maging instrumento tayo ng pagkakaisa sa pamamagitan ng inspirasyon ng Espiritu Santo. Magsitayo tayong lahat, ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni libing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paririto at hukom sa namabuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namamatay na tao,
at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Ama, amin ngayong pinanawagan ng Espiritu Santo upang kami mabigyan ng lakas ng loob na nag-uumapaw ng pag-ibig ng muling nabuhay mong anak. Kami dumadalangin, Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa simbahan, manatili nawang tapat na saksi ng banal na Espiritu, si Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono, at kaming mga laiko, sa bawat desisyong aming gagawin at landas na tatahakin. Manalangin tayo. Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga lingkod bayan, masalamin nawan ng mga polisiyang kanilang lilikhain at ng kanilang katapatan sa konstitusyon ang iyong mapagkandiling pagmamahal. Maghari nawa ang espiritu ng katotohanan sa kanilang mga puso. Manalangin tayo. Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga nakararanas ng matinding pagdurusa, makahanap nawa sila ng kaginhawaan at kaganapan sa pag-ibig at pagkalinga ng mga taong kanilang nakakadaupalad. Manalangin tayo. Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa aming mahal na mga yumao, patuloyin mo sila sa iyong walang hanggang pakikipagniling. Manalangin tayo. Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming makapangyarihan, isinugo ng iyong anak ang banal na Espiritu upang kami matipong muli sa iyong piling. Pag-alabin mo ang aming mga puso ng iyong Espiritu upang kami makapangmunga tungo sa pagkakatatag ng iyong paghahari sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, puspusin mo sa pagbabasbas ng Espiritu ang mga alay na ito upang makapakinabang ang iyong sambayanan sa paglingap mong sumasagip sa tanan sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Hesukristo na siyang nakaluklok sa kanan mo.
Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ang pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal, tanang tinubos sa bansa, ikaw ang dinadakila, Espiritu'y lumilikha na nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minirapat na tumayo sa harap ko para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang kaluwalhatian mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pinagbuklod ng isang pag-ibig at pananampalataya, dumulog tayo sa ating Amang nasa langit gamit ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoong Jesus. Ama namin, sambahin ang ngalan mo, mapa.
Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, paggaloban ng kapayapaan, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay kagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Espiritual na pakikinabang, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Upang kami magkusap
langis ng iyong buhay, Espiritu halina. Kinhawang minanais, ilim namin sa inyong kapiling bawat saglit. Espiritu halina, lubhang banal na ilaw, kami yung silayan, ngayon at araw-araw. Espiritu halina. Nanahan ay walang kaganapan ang buhay namin ng Espiritu halina. Marumi kalinisin lang tayo panariwa. Sakit na mibuti, Espiritu halina. Kami gawing matatag sa pag-ibig mag-ala, lagi sa tamang landas, Espiritu halina. Tugunin aming lubog, kami bigyang maglubog ng iyong pitong kaloob, Espiritu halina. Ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan, Espiritu halina. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na piging na aming pinakinabangan ay magdulot nawa ng alab ng Espiritong iyong bigay sa isinugong mga alagad sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagkumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang nagamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan.
lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Paggamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos mapasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Arnold Johnson and Joseph Renademets, ipanalangin niyo kami. Magsiupo po para sa ilang patalastas. Our schedule of masses are as follows. Monday to Saturday, 6:30 in the morning and 6 in the evening. Sunday, 6, 8, 10, and 11:30 in the morning, 4 in the afternoon, and 6 in the evening. Confession on Saturday is at 5 in the afternoon, and on Sunday at 11 in the morning and 5 in the afternoon. Thank you. Magsitayo po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko samantalang iginagawad ang pagpapala. Ang Diyos sama ng kaliwanagan ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dilang apoy na lumapag sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangad kapag lubos na sumikat ang liwanag na magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbibigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang iisang pananampalataya, ay siya nawang magpanatiling kayo'y nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa pong ating misa, humayo kayong taglayang pag-ibig ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Regina Celi, Leitare, Alleluia, Quia quem meruisti porta.